November 1 po, nung araw po ng Undas, nag-umpisa po ito. Nag-umpisa na po yung Solo Parent Act or Law. Ito po yung magbibigay ng kaginhawaan sa mga solo parents natin nationwide. Pati po yung mga asawa po ng mga OFW na mawawalay yung kanilang mister sa kanila ng higit isang taon ay pwede po mag-apply ng solo parent ID. Pag ito ay magsasumiti ka ng mga peking dokumento, ay may kulong ho yan. Ayon po sa batas, bawat solo parent dapat ay makatatanggap ng 1,000 pesos na subsidiya mula po sa LGU. Isa pa po sa benepisyo ay itong automatikong sila po ay magiging miyembro na ng PhilHealth. Hindi na po nila kailangan mag-enroll basta meron po silang solo parent ID. Okay? Ang ikatlo po ay ang exemption sa value-added tax at 10% na diskwento sa mga gastusing pambata tulad ng pagkain, diaper, gatas, gamot at bakuna mula sa pagkaanak ng bata hanggang 6 na taong gulang. Pero ito ho, inaayos pa ng Department of Finance at BIR. Ang implementasyon ho nito ay nasa BIR po ito at saka Department of Finance. Pero nangako naman po ang Department of Finance na bago matapos ang buwan ay planchado na rin ho ito, exempted na po sa VAT ang mga bibilhin po ng mga solo parent. Isa pa po sa benepisyo ay ang prioridad ng mga solo parents sa paghahanap ng trabaho o pagkuha ng trabaho. For example, sa isa pong ahensya o isa pong kumpanya nangangailangan na manggagawa, dapat ho ang titignan ng mga employer kung ikaw ay solo parent, dapat ikaw ay bibigyan ng priority. Maari na rin po mag-apply ng pangkabuhayan ang mga solo parents na wala pong hanap buhay. Pwede po sila mag-apply sa amin ng Sustainable Livelihood Program. Isa pa po sa mga benepisyo ay ang prioridad po mga solo parents. Bibigyan po ng priority ng pamahalaan na makakuha ng murang pabahay ng pamahalaan through the NHA. Nariyan din po yung one-week vacation leave. Bukod po doon sa annual leave ng isang manggagawa na solo parent, meron pa po silang additional na 7 days na leave. Nariyan po yung scholarship para sa isang anak ng solo parent na binibigay po ng Department of Education, Commission on Higher Education, or TESDA. Okay. Sino-sino po ba itong mga solo parent? Nilawakan na po ito sa Expanded Solo Parent Act. Hindi lang po yung mga hiwalay sa asawa, iniwan ng asawa, o naanakan at walang asawa. Hindi po, nilawakan po ng batas yan ngayon. Pati po yung mga asawa po ng mga OFW na mawawalay yung kanilang mister sa kanila ng higit isang taon ay pwede po mag-apply ng solo parent ID. Nariyan din po yung mga tsuhin-tsahin na may kustudiya ng mga bata, mga pamangkin nila o lolo-lola na hawak po nila yung kanilang apo, sila po ang nangangalaga sa bata dahil ang magulang nagtatrabaho sa abroad, can be considered and must be considered as solo parent. Ang tanging gagawin lang po ng mga ito ay mag-apply po ng solo parent ID card sa mga local government units. LGU na po ang bahala kung ano po ang mga requirements. Yun lang po ang kailangan ng solo parent ID, pag he or she will avail of these benefits. So, November 1 po, nag-umpisa na po ito. Baka para po sa kaalaman ng mga solo parents natin, nag-umpisa na po itong batas na solo parent act. Secretary, good afternoon. Val Gonzales po, DCRH. Yung binanggit po ninyo kanina na mayroong makukuhang 1,000 pesos, tama ho ba ako? Ito po ay manggagaling po doon sa pondo ng bawat local government units
kung saan nakatira po yung isang solo parent. Tama po yun. Nasa batas po yan, 1,000 every month na subsidiya na ibibigay po sa mga solo parent mula po sa LGU. Pero pagtitignan ho ninyo yung batas, depende din po kung saan siya nakatirang munisipyo o bayan. Ang tanong nga po dyan, paano na lang kung yung isang solo parent na nakatira sa mahirap na bayan? So nasa LGU po yun kung ano po ang arrangements, ano po ang ipapasa na batas ng LGU. Pero dito po sa Solo Parent Act, dapat po may matatanggap sila na 1,000 pesos every month mula po sa LGU. Yung binabanggit po ninyo, Sec, na mag-create pa sila ng batas, ordinansa, ganun ho ba? Hindi po. Dapat alam na ho yan. Pero depending, sabi po dito sa batas na ito, depending po sa availability of funds ng LGU na or munisipyo. Pero pag malalaking bayan po, malalaking lungsod, like in Metro Manila, dapat po pwede na hong makapagbigay po ng 1,000 po yan monthly. We're just talking here po yung mga 5th, 6th class municipalities, sir, yung talagang mahirap na bayan. Depende po. Ano yung kailangan pong adjustment dun sa mga iba't ibang mga establishmento doon po sa binabanggit po ninyong exempted na rin sa value added tax yung mga single parent? So medyo malawak po yun dahil baka mayroong mga adjustment na gagawin po doon sa mga POS system. Tama na po, sir. Po. Kaya po inaayos na po ito ng BIR, minamadali po, magbibigay po ng mga POS, i-inspeksyonin po ng ating BIR upon the instruction of Department of Finance. So, ayun, no, yun ang hindi pa muna maibibigay ngayon. Humingi po yung Department of Finance na hanggang bigyan sila ng hanggang bago magkatapusan para ma-implement na ito. So, ang aming payo lamang po sa mga solo parent, huwag humunin yung asahan na bibigyan po kayo ngayon ng VAT-free at saka 10% na discount dahil inaayos po yung POS, yung payment system, yung mga makina po yung mga cashier, inaayos po ng BIR po yan. Last na lang on my part, Sec. Paano po yung proper definition ng isang solo parent? Kailangan ho ba kung sila'y legal na mag-asawa ay dapat meron munang paghihiwalay po na may papakita o paano po yun? Basta kapag hindi na sila nagsasama, considered na ho ba na solo parent? Thank you, Sec. Ang definition po nitong bagong Solo Parent Act po natin o yung expanded solo parent ay inamyenda na po yan at ayon po dito sa batas na ito, ang mga asawa o sino mang miyembro ng pamilya ng isang OFW na nabibilang sa low semi-skilled category at merong employment contract na tuloy-tuloy sa loob ng isang taon na higit pa, pasok po doon. Sa lumang batas, ang isang individual na inabandona ng kanyang asawa na hindi bababa sa isang taon ay nabibilang na sa definisyon ng solo parent. Pero sa bagong batas na ito, ibinaba na ito sa 6 na buwan na lamang pag sila po ay naghiwalay na. And then, ito po yung mga sumusunod na definisyon ng solo parent base po sa RA 11861. Ito po yung expanded solo parent. Ang isa pong parent na nagbibigay ng parental care at support doon po sa bata o mga bata. Ito po yung isa sa mga ika nga ay definition ng solo parent. Birth as a consequence of rape, even without final conviction, is considered a solo parent. Pag nanganak siya ng isang sanggol na out of ika nga na rape po siya. Or namatay po yung kanyang asawa, considered po na solo parent, or yung kanyang asawa ay nakakulong 3 buwan o higit pa, ay considered po na solo parent. Physical or mental capacity of ng asawa, nagkaroon ng diferensya sa pag-iisip o may sakit, ay considered na po na solo parent. Okay? Legal separation or de facto separation from a spouse for at least 6 months, and solo parent is entrusted with the sole parental care and support of the child, ay considered po na solo parent. Pagkatapos po itong deklarasyon ng nullity or annulment ng kasal, decreed by court, ay considered na po na solo parent. A spouse or any family member of an OFW or the guardian of the children
of an OFW that belongs to a low semi-skilled and is away from the Philippines for an interrupted. So dito po papasok yung mga tiyuhin, tiyahin, lolo or lola ng mga bata dahil yung kanilang magulang ng bata ay OFW, so sila po ay pwede mag-apply bilang solo parent. So pwede po sila mag-apply ng solo parent ID. Opo. Okay, last na lang, Sec. Kahit na anong gawin ho natin, eh talagang marami ho yung nagpapalusot. Ano ho yung babala ho ninyo dun sa mga maaring mandaraya, dun sa mga isusumiti ho nilang mga IDs o requirements sa pagkuha po ng solo parent ID? Ay, ito po isang batas. Pag nilabag niyo ho yung isang batas, malinaw naman po na this is a law. A law na ika nga para sa mga solo parents, yung real solo parent. E pag ho ito ay magsasumiti ka ng mga peking dokumento, ay may kulong ho yan. Walang iniwan po yan dito sa amin everyday. Meron po kaming nahuhuli, hindi naman everyday. Pailan-ilan na mga peke ang sinasabit na death certificate, peke ang sinasabit na hospital bill, pinapakulong ho namin pag nahuhuli ho namin. Dinadala ho namin. Yun nga lang, nahingi lang ng ayuda, pero peke yung dokumento. Peke na birth certificate ibibigay ay death certificate o peke na medical hospital bill, pinapakulong ho namin. How much more? Ito po, aba ito, batas po yung niluloko nila. Aba, niluloko po nila ang pamahalaan. So may kaakibat po ito na parusa. Thank you po.